Here we are today, we're going to compare the two big bikes, no, for the Kawasaki and Honda company. So here we are, we have Kawasaki KLX 150. So here's new motor. So bagong bili po ito, mga kanegosyo. So and right side is we have the CRF 150L, okay, by Honda. So we're going to compare these two about their looks in front. So makikita po ninyo, first look is we have the kanila pong ilaw, no? We're going to compare these two vehicle. Sa ilaw po ng Honda CRF is medyo may kalakihan po, no, compare po dito sa KLX na 125. Anyway, these two vehicle are operated with Honda CRF is halogen lab, while the KLX is naka-LED. LED na po siya na ilaw, eh? Next is yung head gear unit or yung takip po, no, sa headlight nila. Makita po nyo ang design ng KLX. Medyo may pagka Batman po siya or Wolverine. And for the Honda, so medyo straight na po siya, no, kumpara po dito sa Kawasaki KLX na meron pang paganyan na design, eh? Next is sa atin pong tapaludo, no, sa ating pong dalawang motor na ito. Here, no, is a color I think sky blue, no? So medyo may fairings po siya or medyo may design na ganito. Andito naman po sa CRF 2024 is almost same, no, but dito po is maliit siya, no, hindi kagaya ng KLX na medyo palapad. Then we have the shock, no? So shock assembly naman po ng CRF compared to KLX, almost the same. We have the gold, no? So hindi ko alam anong tawag nito. This is my first review. Yan po. And sa cover po ng shock nila, dito po sa CRF wala pong sticker, no? The standard plain na black lang siya, while dito po sa blue is meron po siyang sticker, no? Yan po. So these two vehicle are running by a disc brake po silang dalawa, pareho po silang disc brake. Okay? So balik tayo dito sa signal light. Sa signal light ng KLX, I think this is LED or bulb, no? Dito rin po sa CRF is ano rin po siya. Dito po sa CRF is naka-bulb type po siya. Ayan po, bulb type po ang kanyang signal light. I don't know with KLX if it is LED, no? But parang LED po siya. Okay? So, next is ating pong manibela. So, sa manibela po ng KLX is napaganda po, no? Very bulky. Compared po doon sa CRF, no? Medyo slim type siya. Okay? Then, dito naman sa kanilang tawag niyang instrumental panel, kumbaga, no? Naka-embossed po na ganito lang. So, lahat po itong dalawang motor nito is puro digital na po sila. Okay? And, ito po, no? Ang CRF is digital din po sila. Okay, so pareho po silang operated ng disusi. Okay, hindi pa po siya tinatawag na sensor, no, key. Then sa kanila pong tawag niyan sa tangke, no? Ito po yung tangke ng CRF, no, na 150. So meron siyang takip, no, same po, no? Magkaiba yung design. Yung KLX ganito po kanyang takip. Okay? Then, punta tayo sa decals or sticker po ng standard na mga motor na ito. So, ang KLX po, ganyan po ang mga design niya. I don't
know if ano pa yung ibang kulay ng KNX. O yan po makita mo. While sa Honda, po yung standard niya. So, punta tayo sa kanyang upuan, no? Sa CRF, makita po ninyo, naka-leather seat siya. Okay? Meron siyang ganito. While sa KLX, naka-ano na rin, parang ito naka-leather, ito parang hindi siya leather, no? Sa gilid lang siyang leather, no? Okay, so parang plastic. Okay? Tsaka puro may mga Kawasaki. Okay? Then punta tayo sa tambutso, no? So ang tambutso ng KLX, to medyo may guard, no? Medyo safety, no? Safe masyado yung KLX compared po sa CRF, medyo nakausli yung kanyang tambutso. Okay? Pero if yan po is hindi issue sa inyo, itong tambutso din. So yan po, no, yung CRF na medyo meron po siyang paganyan, parang exhaust. Well, dito po is nakatakip, no, wala siyang butas. Kanila pong engine bay. So makita nyo po, no, dito sa engine nila, mayroong protector guard dito sa KLX. Yan po. Okay, no? So carburetor ito lahat. Okay, puro carburetor. So, I think carburetor po ito. And dito sa kabila is if I'm wrong, if it is carburetor. Okay? So pares lang may guard. Okay? So ito medyo kagandahan lang dito sa KLX kasi naka medyo may kulay siya. Okay? Yan. Next is yung ating pong foot strip, no? Puro po or tapakan. Puro po ito standard, walang binago dito. Yan po ang tapakan niya. Yan. Ito naman sa KLX. Yan po sa CRF. Yan. Ito po sa KLX. Okay, so likod naman po, no? Pareho po sila naka ganyan po na brake. Okay, na brake pad po sila. Okay. So yan po yung itsura ng dalawa. Okay. Sa likod naman po tayo sa kanila pong stoplight. Okay, no? So dito sinisilip ko, naka bulb type po ang Honda CRF. Ang KLX is I think naka LED light po sila. Okay? So tingnan niyo po ang puwet nila. Yan po sa KLX. At ito naman po sa CRF. Okay? So yan po ang likod nila. Pili po kayo niyan. Okay? Then sa cover po ng kadena, yan po ang cover ng kadena ng Honda CRF compared po dito sa Kawasaki KLX. Okay, so balik tayo dito sa mga manubela niya. So dito yung high and low, yung horn, signal light. Dito sa kabila, I think is the starter. At itong isa is hinting sa ano ito. Okay. While dito sa KLX, same pa rin. So, meron siyang high and low, signal light, horn, then yan po. So, tinanggalan lang po ng side mirror. Okay. So, all in all, this is a 150. Okay, itong dalawa na ito. So, kayo na po ang bahala at humusga, no, kung saan niyo po gusto, no, bilhin. Ito ba ang KLX? Ito yung tura na. Or itong Honda CRF 150. So ito po, no, is down payment niya is 50,000. Ang monthly niya is nasa 100 pesos, no, for 3 years. Samantalang ito is 20,000 yung down sa KLX, and for the 3 years we have 6,200
or 300 ang monthly nito. Okay? So, HD Grandeur ato. Po. Hope you like this video. Maraming salamat.